Hi everyone! So, kamusta kayo, diba? Alam nyo naman guys, marami yung nakaka-miss kay Vince. Totoo yan, walang halong kalokohan. Like, sa personal Facebook account ko, sa Facebook pages namin, ang daming nagme-message tungkol kay Vince yung about last video niya na in-upload dito sa Unbox Diary. To shed some light today, I just want to clarify things about Vince. Vince kasi is a kind of a sensitive person. Hindi lang halata sa kanya kasi all the time parang kala nyo nang titrip lang siya, di ba? Feeling nyo kalokohan lang lahat. Pero kasi Vince is a sensitive kind of person, not just yung feelings niya, emotion. Sensitive ang skin niya, sensitive ang nose niya. Lahat sa kanya sensitive. So parang nagiging facade lang sa kanya yung parang bubbly siya. Although, nakilala ko siyang bubbly na rin kasi siya, pero there's something underneath him eh. Yun nga, may pagka-sensitive siya. So, whatever you do against him or say something against him, he will take it into his heart. Yun yung parang weak side ni Vince. Like, minsan nga, meron siyang sinasabi sa akin, babe, tama ba tong ginawa nila sa akin? Parang may ganon. Sa tingin mo, fair ba tong ganyan? Yun yung side na hindi nyo nakikita about Vince na nakikita ko. So, ito na nga. Lumabas na yung video namin noong nakaraan. Yung parang last day yata yun of 2020. So, alam ko, ang dami sa inyo ang nagulat doon na akala kalokohan din yung iba. Akala nandutitrip lang. It took me great lengths, guys, to convince him talaga kung ano bang plano niya in this 2021, ganyan. Before early December pa lang, kinausap niya na ako. Parang, yun nga, he feels sad kasi may mga nababasa siya against him, ganyan. So, sabi ko sa kanya, huwag niya nang pansinin. Minsan kasi baliktaran kami, nag-encourage kami sa isa't isa, huwag niya nang pansinin. Pero he feels like quitting na talaga. Pero on a lighter note, hindi pala quitting palang gusto niya mangyari. So, medyo nagulat ako doon kasi alam niya naman guys, yung nangyari sa amin, di ba? Nag-propose siya, nagka-COVID kami. It's not actually quitting, but ano pala, gusto niya na daw mag-commit sa relationship namin as a boyfriend-girlfriend before. So, he wants to take it to the next level, di ba? So, yun na nga. Kinasal kami nung December 7, 2020. And sabi nga ni Vince nung bibili siya ng barong niya, celebrate ko na tong huling paglabas ko na single pa ako. So, yan. So, ayun. Na-enjoy naman namin yung kasal namin. Our wedding was really simple. We only have 15 people around us. Ito kasi yung panahon na pag kinasal kayo, ito yung best time para magpakasal. Wala kayong iimbitahin, walang reception, witness lang, laban na. So, yun na nangyari. Kinasal kami na ang ginastos lang namin is like dun sa place, 3-5, ganyan, parang ganon lang. Actually, wala naman talagang bayad yung venue eh. Parang yung, ano lang, yung safety protocol lang for everybody na every after event is sinasanitize siya. So, nililinis siya. Yun lang ang binayaran namin, 3-5, and also, a token of appreciation lang dun sa aming mga ninong at ninang na witness na pumunta na nag-sign nung aming marriage certificate ba yun? Marriage contract? Ano ba, hindi pa ako sanay sa ganitong term. So, hindi natatapos yung feelings ni Vince after the wedding. So, it was December 7. He was still hesitant to do some videos, although, meron kasi kami mga deliverables. Kailangan niya pa rin mag-push. So, by the last week of December, parang sabi niya, babe, tinatamad na ako kasi ang dami ng mga sinasabi ng mga tao. Ganyan, parang nakakalungkot. Parang kasi yung dating, guys, is parang pigil na si Vince. Conscious na siya sa bawat sasabihin niya. Kasi at the back of his mind, iniisip niya, baka may masabi na naman masama yung mga tao. Pero guys, kasi come to think of it, he's a tech reviewer and he's saying his opinion based on his experience. So let's not invalidate his experience against your experience. Kasi diba, opinion niya yan eh. Diba? Kung may opinion din kayo with a certain device, diba? So that's yours. Ang lamang lang kasi ni Vince is he can voice out his opinion to a larger audience. Yun lang naman. Yun din ang ina-explain ko sa kanya na huwag niya na lang i-take into heart yung mga bashing, negative comment, people make him as a meme, like yung pagnganganganga niya. Guys, yung pagnganganganga niya, it was his bubbly side. He just want to make everything light, funny, humorous. Pero may side of him na nasasaktan din siya because he's just human. So, ayun na nga, nagawa namin yung video, na-upload namin. So, diba sabi ko sa inyo guys, dun sa last video, ako ang bahala, diba? So, ako ang bahala
sagot ko kayo, hindi mawawala si Vin. So, di ba nung sinabi niya sa akin na gusto niyang mag-commit sa akin, na gusto niya na kasing magpakasal kami. So, I agreed to it. So, yun. I talked to him nung katapusan ng December 31, 2020. Sabi ko sa kanya, it's also committing to our future together. Hindi porque ayaw mo na, eh titigil ka na. Marami kang ikinukonsidera sa mga decision mo kasi sa panahon ngayon, guys, if you're married, may asawa ka na, hindi na lang desisyon ng isa, di ba? Desisyon nyo yung dalawa. So, he decided to quit. I decided to stay. So, we met halfway. Nag-agree naman si Vince. Ayan, medyo half-hearted lang siya this time. Kasi sabi ko, magsusuot nga ako. Pina-setup ko na lang dun sa editor namin yung studio. Ayun, half-heartedly pumayag siya. Parang, this is one thing I ask lang of you guys. Kung wala naman tayo magandang sasabihin, huwag na lang natin sabihin. Kasi, hindi nyo alam, para sa inyo, napadaan lang yan eh. Pero dun sa sinabihan nyo, iba ang tanggap niya. Hindi natin hawak kung paano tatanggapin ng tao yung sasabihin mo, ba? Diba? So, kung wala ka namang magandang sasabihin, better shut up. Gusto ko lang i-remind sa inyo na tao din si Vince. Making him into something funny, yung ginagawa niyong mga memes. Okay lang naman. Okay lang naman yung mga memes na yun. Pero yung sasabihan niyo sana kung ano-ano, like yung sa physical appearance niya, like yung sa orientation niya, parang lagi niya sinasabi na, ah, baboy yan, bading yan. Guys! Ganyan ba kayo pinalaki ng parents niya, di ba? Parang yun lang. If you don't have anything to say na good, you better shut up. Kasi nakaka-apekto yan emotionally, mentally, di ba? And yung physically, kasi tinatamad na siya. Parang nawawalan na siya ng gana. Napipilitan na siya gawin yung bagay na gustong-gusto niya talagang gawin in the first place. So, ano na mangyayari sa channel namin, di ba? Kung magkikwit siya, ibibenta ba namin to? O ako na lang ba ang mag-host? Gusto niyo ba yun? Di ba? Hindi kompleto ang Unbox Diaries kung wala si Vince Domingo. Si Vince kasi mahilig talaga yan sa gadgets. Alam niyo naman yan sa mga past videos niya. Lagi siyang excited when he's unboxing phones, di ba? Yung makita niyo sa mukha niya, sa facial expression niya, sa boses niya, kung gaano siya ka-eager na mag-explain sa inyo ng pure based on experience niya. So alam niyo at ramdam niyo na gusto niya talaga yung ginagawa niya, 'di ba? So I don't think talaga na mag-quit na siya kasi 'di ba ang bagay na gustong-gusto mong gawin pag natigil yan, hahanap-hanapin mo yan. Diba? Naniniwala ko na itong time na medyo low si Vince, pahinga lang. Diba? Yun lang sinasabi ko, pahinga ka lang, babe. Okay lang yan. Pahinga ka lang. Kung ayaw mo mag-shoot, okay lang. Pahinga ka muna. Kasi guys, if you're really into something, gusto mo talaga yung ginagawa mo, babalik at babalik yan. It's like going back to your first love. Hindi yung first love na relationship, ha? First love na yung hobby and yung mga bagay na ginagawa mo. So, naniniwala ako. At naniniwala din ako. Sus. Andito pala. Teka lang. Ano, okay ka na ba? Ayan, so okay na. Bigla naman to sumisingit, walang upuan dito eh. Ayun, medyo naging madrama. Medyo naging mahirap ang ating pinagdaanan sa ating last video. Pero, makakapag-commit ka naman this year, di ba? Same as me committing naman dito sa channel for this. Yes, so, hindi na naman siya commitment sa ating relationship, kundi commitment din siya sa ating mga fans. Yes, sa aming mga lovely subscribers. And for sure, sa 2021, mas marami pa tayong unbox. Mas marami kakaibang unboxing ang mangyayari. No, hindi lang cellphone, baka kung ano-ano pa mga at toys. At marami pa tayong i-give away na darating for the next month. Mga 6.5-inch na toy, 7-inch na toy. Norbin. So yun, di ba? Ano lang yan, guys? Pag napapagod, magpahinga. Pag nalulungkot, kumain. Ganyan lang, di ba, babe? So yun, may forever talaga itong Unbox Diaries, I believe. And I'm sorry na medyo naging madrama. Tao lang naman. Tao lang naman. Pero, diba? Syempre, hindi naman ako pwede maging influencer na walang criticism. Yes. Alam ko naman na gusto nyo talaga na pinaka-okay ang inyong matatanggap na review para sa inyong cellphone. Tsaka, kahit hindi siya nagre-react sa mga sinasabi nyo online, nababasa nyo. So, let's all be kind to everyone. Kuha mo! And wala tayong sasabihin, maganda. Let's just zip our mouth. Yan lang. And of course, syempre yung mga giveaway natin, apat na cellphone. Check nyo na lang sa descriptions below kung ano yung mga cellphone na yon. Malapit na malapit na yun, guys, sa January 31. So, huwag nyo kalimutan i-check yung descriptions below for the mechanics para malaman kung paano manalo and makasali sa ating giveaway. Ganun lang kasimple. Continue to support us and thank you also
for supporting us nung 2020 at nung 2019 na nag-start kami dito sa Unbox Diaries. Thank you 2020 and welcome 2021. Happy New Year sa inyo lahat, Uploads Beans. Ako pala muli si Shang. Enjoy watching Unbox Diaries.